Grabe, ngayon ko na lang to gagamitin uli. At ngayon na lang uli ako mag-vlog. Kaya pagpasensyahan nyo na po yung quality. Ang gamit ko pala is yung aking Canon G7X. And I think matters because of my background din. It's already 4 PM here in Pennsylvania. Yan lang, gusto ko lang i-update kayo kung ano yung ganap sa akin. And marami kasi nagtatanong, wala na ba daw akong vlogs? Kailan uli ako mag-upload ng vlogs? Goodbye Candy Love Art na nga ba? Ayan, ang katotohanan dyan is, hindi naman goodbye Candy Love Art. It's just that, mas na-enjoy ko talaga yung paggawa ng video content sa Instagram because mas kumikita ako dun. Sa Instagram kasi, dito sa US and Canada, if I'm not mistaken, pwedeng ma-monetize yung mga IG Reels. Ito, honest to goodness, yung kinikita ko kasi sa YouTube na pag-vlog, girl, sobrang, ano ba yung barya talaga. Hindi ko naman sinasabi na sobrang laki na nang kinikita ko sa IG, pero yung kinikita ko ngayon sa IG, pumapalo siya minsan ng mga $100, pataas. Syempre, depende yan, how many IG reels yung mapapublish ko. And ito kasi sa IG, pag ma-hit mo na yung $100 na mark, mahirap nang parang umusad yung ganung sistema. At least, diba, kahit na nandito ako, housewife, wala pang trabaho, ayun, meron akong outlet. Pag nagre-reflect ako last year, sabi ko, gusto kong i-rebuild yung social media ko. Gusto ko uli makatanggap ng mga PR packages. Tapos, who would have thought na ma-achieve ko yun? Hindi ko sinasabi na sobrang dami. Pero, yes, meron na. Kumbaga, may nagtitiwala na. Eh, natutuwa ako kasi parang, oh, na-miss ko talaga na makatanggap ng mga PR packages. Although, karamihan dito, an ex-deal siya. Hindi siya yung paid sponsorship or paid collaborations. Mahirap, pero kakayanin. Gusto kong ma-achieve yung ganun dito sa US. And then, meron kasing challenges bago ko na-achieve kung nasaan ako ngayon. Marami pa akong kailangan matutunan, marami pa akong kailangan na gawin. At least, I tried and nagpo-progress yung pinaghirapan ko. Pero, syempre, gusto ko rin na magkaroon ng trabaho talaga, ng day job, para meron akong consistent na income na matatanggap. Ito nga eh, bumabalik sa akin yung reason kung bakit nga ba ako nag-start ng YouTube channel. Ano ba yan? Naiiyak na naman ako. Feeling ko magkakaroon ako, kaya napaka ano, sensitive ko in emotion. Anyway, hindi ko maipapangako sa inyo na it's gonna be a daily vlog kasi mahirap talaga. Tsaka, hindi siya advisable. Totoo lang, boring pag everyday vlog. Pero, kung ano yung mga okay na ganap, yun, i-share ko sa inyo. Tsaka yung ganito, kwentuhan lang tayo. And right now, talagang nangangapa ako ngayon kasi parang back to zero ulit ako sa pag-vlog. Basta ngayon, hello, hello, hello. Ito na po si Joyce. Yan, i-update ko lang kayo ulit, okay? Girls, ngayon ko lang mapapanood yung vlog ni Ben Castro. Sisi, sorry. Ngayon ko lang siya mapapanood. Grabe, kasi sobrang busy ako. Oh my gosh, I miss you, sisi. Girls, please subscribe naman kayo sa aking sisi na si Bing Castro. Ayan, ng kanyang YouTube channel. Ayan, follow nyo rin siya. Ayan yung kanyang mga social media accounts. I'm so happy, sisi. Mapapanood ko na tong vlog natin. Love you, miss you. Kayo ni Misty. Since nagpapakatotoo ako ngayon ha, ito yung itsura ng office ko ngayon. Sobrang kagulo ng aking table ngayon kasi syempre... Basta, aayusin ko yan. Ito rin, aayusin ko. Ito, dinala ko pala to. Nabili ko to sa Shopee. Hindi ba dyan, natapos ko na siyang i-feature, pero kailangan ko pa ng follow-up. Tapos, ito yung mga dumating din. Ito, kakagawa ko lang ngayon ng video content sa IG. Kahapon, dumating ata yung ito. Ngayon, ito, yung dumating. Yung iba dyan, nabuksan ko na kasi. Tapos, ito rin, goals, minute ko dala, Simply Good Coffee. Grabe, dito ko yung ilalagay. Tapos, ito naman bigay ni Brother Bill. Fragrance warmer. Ayan, isasaksak ko lang siya dyan sa outlet na yan. Tapos, ito yung scented candle. Gulo-gulo. Gulo-gulo. My baby girl. Say hi. Hi. Hi, everyone. I'm so small. So, ditong area na to, ang baby's area. Tapos, kahapon, ito may nagpadala sa The Paw Corners. Maganda yung quality niya kasi tamang-tama yung height. At least, hindi na masakit sa batok nila pag kumakain at niinom na siya. So, ayan yung food niya. Lagay ko na dyan. Tapos, yeah, may toys din siya dyan. Tapos, ito nga yung scratch niya.
Ito yung ano niya to eh. Bimpo niya yan eh. Yeah, may scratch din siya dyan. Tapos, ito yung pagkain niya. Diyan ko na nilagay. Mga pang suklay-suklay niya. Eme. Ito pala nabili ko to sa Shopee. Kasi alam nyo ba girls dito? Ang mahal niya. Pero since may Timo na tayo, yung Timo para siyang Shopee dito sa US. Mura na talaga yung mga items. Thank God for Timo. Kasi kung walang Timo sa Amazon, ang mahal. Parang the last time, $15. Tapos ito naman view ko dito sa office. Alam niyo, ano o ladybug? Nakikita niyo ba? Ladybug. Ang liit lang pala nila. Ayan, 4:30 PM na. And alam niyo ba na sobrang okay nung winter ngayon. Hindi siya yung heavy winter snow talaga. Actually, parang yung feel niya, parang pa-spring na. Although, kalbo pa din yung ating mga puno. Pero yung weather, hindi ganun kalamig. Tapat na tapat yung ano sunlight sa akin. Maganda nga dito eh kasi may golden hour na gana, pero yung likod kasi nito kwarto ng sister-in-law ko kaya nandito siya ngayon, may sakit daw siya kaya maaga siya nakauwi. Usually kasi 5 PM yung labas ng office work niya kaya shh lang tayo. Nagbibing vlogs marathon ako. Sobrang namimiss ko sila. And isa rin to si Bing sa mga pinapanood ko na nakaka-good vibes. Hindi dahil friend ko siya, pero ang genuine kasi. Tapos ang saya lang kasi ang dami nila lagi sa bahay. Parang walang dull moments. Basta ang saya. Si ang ganda ni Stormy. Ang cute-cute. So yan girls, pinost ko muna yung vlog ni Sisi Bing kasi may gusto lang akong itanong. Comment down below. Siyempre sa mga manonood ng vlog ko, maraming salamat. Napansin ko lang, alam niyo yun, nasa Sendai ako, Japan. I feel somehow empty inside. Kasi siyempre si Hobby, diba, at the time, half of the year, nasa out of town sila. Tapos ang layo ko pa sa family ko. Tapos ngayon na nandito kami sa Pennsylvania, although kasama ko yung mga kapatid niya, may pets. Andun pa rin, parang I feel so empty. Ah, may ganun. Ang iniisip ko na lang is baka ganito lang talaga yung ito na yung path ng aking buhay, diba? Actually, sanay na rin ako eh. Kasi parang ever since naman nandiyan ako sa Pilipinas, hindi pa ako nag-aasawa. Parang somehow I feel independent naman. Pero syempre, dumadating yung point, lalo na pag ano, malapit na yung time of the month, yung hormones nag-iiba, diba? Nagluloko siya. I feel so sensitive, emotional, ganyan. Ano lang yung ginagawa nyo para inspired kayo, yung hindi kayo nandumo, yung parang mag-boost pa din yung mood nyo, ganyan, yung please comment down below. Siguro, ano, isa ring part na naku-homesick ako kasi parang, alam niyo yun, iba pa rin yung buhay sa Pilipinas. Dito sa countryside, tahimik, which is I like. Gusto ko yung kapaligiran dito. Very simple living, nature, ganyan. Yung parang nakakalungkot lang dito, no? Siguro wala kasi ako nung kabatian or family and friends ko back home. Iba pa din yung connection. Kaya feeling ko, kaya nagsistart ulit ako mag-vlog. Para dito ko mafo-focus yung outlet ko ba. So ayan girls, share ko lang sa inyo. Ito yung in-order ko sa Yummy Bazaar. And thank God for Yummy Bazaar kasi dito namin nabibili yung ito. Ito yung favorite talaga namin na sausawan for yakiniku. Ito yung sweet na yakiniku. Tapos ito yung soy sauce na base ata. And then, ito naman yung sausawan para dito sa soba tsuyu. So itong dalawa yung soba, udon noodles. And then, katry natin to yung kanilang ramen. Sobrang crave ako sa Japanese. Share ko lang sa inyo. Tinuto ko tong salmon natin dahil gagawa ako ng sashimi. So, yes. Tamang-tama yung dating ni Yummy Bazaar. So, happy talaga ako. So, ito yung water bottle na meron ako. Sobrang ganda nito, girls, kasi glass siya. Tapos, high quality talaga siya. Ito na yung pinakamalaki. DWR yung kanyang brand. Tapos, bamboo na to. Pag nag-refill ako ng water dito, yung lasa ng quality ng water, masarap siya. Compared dun sa mga plastic. So, yan. Yun lang! Yung salad. Ito yung balsamic vinegar na binigay sa akin from Via Fartini. And then, soba. Zaru soba tsuyu. And then, of course, sashimi. Bon appetit! Mine is here. I'm gonna add this one a little bit. This is the one that I tasted. It's so bitter, but very legit powerful. I'll add it on my salad. The Hells Angels don't have to actively recruit members. Order from Optigo Vision. Thank you for opening a past sale.
Do I open them? No. I don't know what that is. Must be stem. Did you order something from it? Oh, my glasses. Your ear hooks? Yeah, okay. Accounts have you. I don't want to send it me updated. Nothing needs updating. Yan na girls, na-set up ko na yung coffee natin from Simply Coffee. Lilinisin ko na lang siya. Tapos eto nga, may nagpadala Modest Coffee Roasters. Dito ko lalagay yung mga ibang coffee bean or mga mugs ko din. Pwede, dyan ko siya lalagay. Tapos dito ko pala nilagay na to kasi habang minsan nag-work ako, at least nakakapag-exercise ako, tsaka patungan ng paa, girl. Tapos eto, may dumating uli na mga PR packages, pero tinanggal ko na sa box. So, tama-tama, girls, meron kasi ako ngayon, TMI, first day. Tatry natin to, premium biodegradable organic cotton pads from Moon Pads. At least 10 na siya, 10 regular pads. Try natin siya. Eto, ang bango niya. Ano to eh, candle from PCB Negroni Nights, Blood Orange, Dry Gin, Rosemary Sage. Ang ganda ng packaging, diba? Pack, pang mayaman. Ay, ang bango, girls. Bagay talaga siya for spring tsaka summer. Tsaka, very aesthetic, diba? PCB, thank you so much. Magkocollect ako ng mga scented candles. Na-feature ko na to sa aking IG. Ito yung parang new formula naman nila. Alam nyo ba, dinala ko to sa Pilipinas. Tapos, iniwan ko. Sabi ko, ma, sayo na lang. Tapos, biglang, ayan, nagpadala sila. Nakakatuwa, no? Girls, pag nag-share ka talaga ng blessing, ibabalik din sa'yo ni God yan. Purple na siguro siya. Ito, tamang-tama yung dating nito from Assembled Skincare. Pang guys siya. Ang ganda rin ng packaging niya, diba? Very aesthetic. Tapos, meron tayo dito face cream. Ito, Revive Eye Cream. Gagawin ko to ng IG reel. Tapos, ito, aftershave and toner. Ito pala yung face wash. Ayan. So, apat na piraso siya. And then, this one naman is from Canary Skincare. Self-repair serum. Ooh, Cannabidol Rosa Centifolia. Ooh, that's interesting. Ito yung parang pump niya. Ayan, oh. So, from Canary. Tatry natin yan. It's gonna be my first time trying out skincare na may cannabidol. Dito kasi sa US, depende sa state, legal yung paggamit ng mga CBD. Pag sinabi kasi, di ba CBD, parang marijuana, ganyan. Hindi. May mga level-level na ganun. Anyway, so ayan, speaking of CBD, ito naman, ipadala. Enjoy the Massage SOSS. Excellent for sensual massage. Therapeutic massage after shower body oil. Ayan, speaking of, di ba, nagsiskincare na nga kami ni hubby. Binalik namin kung ano yung nasa Sendai kaming routine. Every night, pinapamper ko siya. Kasi deserve naman ni hubby yan. Tapos, ito yung product. Pag nagawin ko na ng IG reel, lagay ko na lang dito sa screen yung actual photo niya. Girl, Biosense. Sabi ko, isa to sa mga gusto ko talagang makakuha ng mga PR package. Siyempre, di ba? Squalene Marine Algae Eye Cream. Tapos, ito, rose oil. Ayan. Thank you so much, Biosense.